Kamusta mga kabisdakong job seekers at naghanap ng opportunity papunta po dito sa New Zealand? At marami po sa ating mga kabisdak dyan ang nangarap po talaga na mag-apply at magtrabaho po dito sa New Zealand. At ang iba naman po ay hindi rin nawawala ng pag-asa. Yung mga matatagal na po dyan sa Pinas at gustong mag-abroad ulit. At karamihan po sa aking na-receive na comment sa aking mga previous video, may mga nagtatanong po talaga kung may age limit po ba ang magtrabaho o para makapunta dito sa New Zealand. At i-share ko na rin po sa inyo yung mga requirements para po sa inyong application papunta dito sa New Zealand. Napaka in demand po ng mga skilled workers po ngayon papunta po dito sa New Zealand. Marami na pong mga hiring ngayon dyan sa Pinas. May mga legit agencies na po ang nagtatanggap po ng application at nagpa-process para po sa trabaho papunta dito sa New Zealand. Kasi by this year po at malapit na rin po magbubukas ang border dito sa New Zealand. At lahat po ng mga eligible o mga meron pong working visa ay pwede na rin pong pumasok at magtrabaho dito sa New Zealand within this year po. Kaya antabayanin niyo po kung gusto niyo pong malaman yung mga agencies na nag-hire papunta po dito sa New Zealand. Paki-check out na lang po dito sa aking description box. Meron po akong video, pwede niyo po i-click yung link na nandyan para mag-redirect po kayo sa aking video. At napakadali na lang po para mag-apply at magtrabaho ngayon sa New Zealand. Lalo na kung ikaw po ay isang skilled worker, dahil yun po ngayon ang kailangan dito ng Immigration New Zealand, ang mag-hire ng maraming skilled workers po para punan po yung mga skill shortages dito ngayon sa New Zealand. Kasi tatlong taon na rin po simula nung nag-close ang border dito sa New Zealand, at yun po ang pinaka-inaabangan niyo yung pag-reopen po ng border. Kaya marami na pong mga employers dito sa New Zealand ang nag-hire at konektado po dyan sa agency sa Pinas na ngayon ay nagpa-process po ng application papunta dito, kasi yun po ay preparation nila para sa darating na border reopening. Kaya kung ikaw po ay nangarap ulit na mag-apply at magtrabaho at target mo po na makapunta dito sa New Zealand, ito na po yung chance nyo. At para sa ating mga kabisdak dyan na nagtatanong kung may age limit ba ang mag-apply ng trabaho dito sa New Zealand, ang mga agency po dyan sa Pinas ngayon ay meron po silang age limit, at ito po ay 23 to 45 years old lang po. Ulitin ko po, 23 to 45 years old. Yan po ang isa sa requirement ng agency na nag-hire ngayon sa Pinas. Pero sa situation po dito sa New Zealand, isishare ko po sa inyo, wala pong age limit na magtrabaho po dito sa New Zealand. As long as ikaw po ay fit to work at kaya mo pong magtrabaho. At ang kagandahan lang po dito sa New Zealand, kahit po na medyo may edad na po kayo, ay may chance pa rin po kayo para magtrabaho hanggat gusto nyo. Kasi hindi po basihan dito yung edad para po magtrabaho. At yun po ang isang bagay po na napakaganda po dito sa New Zealand. Kasi hindi po talaga ganun ka hirap pagdating po sa trabaho. Kasi binabalance po dito yung life and work, hindi po puro trabaho. Sabi ko nga po, hindi nga po ganun ka-pressured ang trabaho dito sa New Zealand. Kaya yun po ang isang bagay po na napakaganda dito sa New Zealand. Pwede pong magtrabaho hanggat kaya niyo pa po. Pero pagdating po kasi sa hiring sa Pinas, ang age limit po talaga nila is hanggang 45 years old. 23 years old to 45 years old po ang pinaka age limit. Pero para sa ating mga may experience po dyan ng abroad, huwag po kayong mawala ng pag-asa, kasi ine-evaluate naman po ng employer o yung mga staff dyan sa agency ng Pinas. Subukan nyo na lang din po, kahit na sabi nating lagpas 45 years old na po kayo, kung kayo naman po ay meron po kayong experience abroad, mas maganda po na subukan nyo din pong magpasa o mag-apply po. Ang mainam po para sa akin ay magpasa po kayo through online.
magpasa po kayo ng inyong resume sa email address na nagka-hiring po dyan sa Pinas. At kung gusto niyo pong malaman yung mga legit agencies na nagka-hiring po, papunta po dito sa New Zealand, check out na lang po dito sa aking description box at pwede niyo pong i-play yung video. At para po sa mga requirements, papunta po dito sa New Zealand. Kung hindi niyo pa po napanood yung aking last video regarding po sa hiring ng trabaho, papunta po dito sa New Zealand. Ngayon, paki-take note na lang po yung mga requirements na aking babanggitin. At ito po yung mga requirements o mga documents na kailangan niyo pong i-provide kung kayo po ay interested na mag-apply papunta po dito sa New Zealand. Mahalaga po ito na kumpletuhin niyo po yung mga requirements na to. Kasi kahit na sabi natin qualified po kayo sa inyong application o meron na po kayong job offer o may kontrata na po kayo, hindi rin po yan mapaprocess ng immigration kung hindi po kumpleto ang inyong mga documents, kasi immigration pa rin po ang sumasala pagdating po ng mga requirements kung kayo po ay eligible po na magtrabaho dito sa New Zealand. Sa local experience po, hindi ko lang po sure kung lahat po to ng agency ngayon ay tumatanggap po ng walang experience abroad. Pero sa previous vlog ko po, nakalagay din po doon yung mga requirements sa mga local experience lang po. Ibig sabihin, yung mga nagtatrabaho lang po sa Pinas at wala pong experience abroad. Mayroon pong list of requirements at ngayon po i-share ko na din po sa inyo yung mga requirements na to, para malaman niyo po ngayon yung mga documents na kailangang i-submit para pumaprocess ang inyong application. Kaya para malaman niyo po kung ano na po yung mga requirements, heto na po yung list of requirements para po sa inyong application papunta po dito sa New Zealand. Kung ikaw po ay may experience abroad, kailangan po ng Certificate of Employment. So paki-take note na lang po lahat ng mga requirements na babanggitin ko. So, yung una ko pong nabanggit para po sa may mga experience abroad, kailangan po ng employment of certificate. Next po, kailangan po ng employment contract. Kailangan din po ng POAA information sheet. Kailangan din ng OEC o Overseas Employment Certificate. Kailangan din po ng old passport stamp. Kailangan din po ng visa. Sa visa po, tinitingnan po kasi dito yung inyong final exit. Next po, kailangan po ng payslip. Kailangan din ng inyong ATM o inyong remittance po. Kailangan din po ng PIDUS certificate. Ng inyong company ID. Kung may ticket pa po kayo, ipakita nyo na din po yung inyong ticket at yung ibang mga supporting documents. Kung may seminars po kayo o yung mga certificate, mga training seminars na pinanghawakan, pwede niyo pong idagdag po para sa inyong supporting documents. At next naman po, para po dun sa mga walang experience abroad, ito po yung requirements nila. Kung kayo po ay merong local experience lang po o yung nagtatrabaho lang po dyan sa Pinas, kailangan po ng inyong employment certificate, ng inyong company ID, kailangan din po ng payslip o yung inyong ATM, kailangan din po na meron po kayong SSS. Meron kayong pag-ibig po. Kailangan may pag-ibig contribution po kayo. At kailangan din po ng PhilHealth records po. At kailangan po ng iba pang supporting documents. Yung mga supporting documents po, ibibigay naman po sa inyo yung mga list o iba pang kailangan once na matanggap po kayo sa inyong application. At naka-note din po dito, dapat po kayo ay English proficiency. So, kahit naman hindi po ganun kagaling talagang mag-English, basta nakakapagsalita at nakakaintindi po ng English, tinatanggap na po ng agency yan o ng inyong employer. So, yun po yung mga list of requirements. Paki-take note na lang po at paki-provide para po maging maayos po ang inyong application, kasi yun po talaga ay para po sa immigration ng New Zealand, kasi medyo mahigpit po sila pagdating po sa mga requirements. Kaya sundin nyo na lang po lahat ng mga documents na kailangan o yung mga nabanggit ko po na mga requirements
para po maging maayos po ang inyong application. Kaya uulitin ko po yung sa age limit, 23 to 45 years old lang po. At sa ating requirements ay sana po ay na-take note niyo po lahat para maging maayos po ang inyong application. At shoutout po muna tayo, shoutout po kay JP Cabral. Sabi po ni JP Cabral, may welder po ba dyan Lodi at anong type ng welding ang kailangan dyan? Salamat. So sa mga welders po, ang kailangan po dito, wala pong specific na role kung ikaw po ba ay ismaw o TIG. Ang kailangan na po ay meron po talaga kayong hawak na at least 3 years na certificate na kayo po ay may experience po ng welder. Kahit anong welder po yan, kahit na anong role po o yung pinaka specialty ni po sa welding, ang kailangan po talaga yung certificate of employment. So yun po ang pinaka mahalaga dyan pagdating po sa inyong supporting documents. Shout out din po kay Justdado Dikina, kay Ayan Alfie Punyagan, kay Lenny Verdadero, shout out kay JR Monter, shout out din kay Cooking Idea, kay Melody, kay Terry Prejoles, at kay Michael Deming. So yun lang po muna sa ngayon, at next time naman po yung iba i-shoutout ko rin po kayo sa aking next vlog. So yan lang po muna sa ngayon, at sana po ay nakatulong po yung aking video ngayon. At kung gusto niyo pong ma-update sa aking next vlog, paki-consider subscribing lang po, at para ma-update po kayo lagi sa aking bagong video. Kasi pag-usapan po natin dito yung mga latest job hiring at mga opportunities dito sa New Zealand. Kaya see you on my next video. Zombie Apocalypse.